Hi guys, it's me, Teacher Ponjaps, your music teacher for today. So bago po muna ang lahat guys, ako po ay nagpapasalamat dahil umabot na po tayo sa 1,000 subscribers ng itong channel ko. Marami pong salamat sa inyo. Sana ay itutuloy niyo po yung suporta sa akin. Maraming salamat po. Ngayon, bago tayo pumunta sa ating lesson, ay magkakaroon po muna tayo ng isang laro. Okay, ang pamagat ng larong ito ay tugtog ko, pamagat nyo. Okay, so ang gagawin natin guys, tutugtugin ko itong ating munting instrumento, no, lyre. Then, huhulaan nyo kung ano yung title ng tinutugtog ko. Okay, so bibigyan ko kayo ng siguro isang linya o hanggang dalawang linya ng tugtog. Then, huhulaan nyo kung anong title. Okay ba? First song guys. Familiar? Okay, and title ng kanta. Tama po, Leron, Leron, Sinta. Okay. Second song. The answer is tama, Bahay Kubo. Nice one. Okay guys, last song ha, third song na to. Okay, pakinggang mabuti. Okay, anong title noon? Okay, so the answer is Ili Ili Tulog Anay. Alright, okay, sino na perfect score? Tasa kamay. Hindi, i-type na lang sa comment box kung perfect score kayo. 3 over 3. Okay, so yung game na yon. Okay, gumamit po ako ng tono ng kantay, no? Para hulaan nyo yung pamagat or yung title ng kanta. Okay, so yung tono ng kanta guys, that will be our lesson for today. Okay? Ang tono ng kanta ay tinatawag nating melody. Okay? Or sa Tagalog, melodiya. Okay? Ano nga ba ang melodiya? Okay? Simple. Tono ng kanta. It's the tune of the song. Okay? Pero bibigyan ko kayo ng definition na galing sa libro. Melody is a succession of tones arranged carefully to give us an interesting and pleasing sound. Okay, succession of tones, no? Ibig sabihin guys, pagkakasunod-sunod ng mga nota. Arrange carefully to give us an interesting and pleasing sound. Para mapaganda, no? Maganda pakinggan. Okay. So yung mga composer guys, pag naggumagawa sila ng melody ng isang kanta, ito talaga ay galing sa puso. Doon nila binubuhos yung kanilang nararamdaman. So ganun po ka-importante ang melodiya. Lalo na pag love song, ano ba yung mga kanta na makabayang awitin? So, napaka-importante. So, ang melody guys ay galing sa dalawang bagay na to. Una, rhythm. Pangalawa ay pitch. Okay, yung rhythm, tapos na tayo, di ba? Okay, kung maalala nyo, yung lupang hinirang, may rhythm tayong... Okay. Plus, yung pangalawa ay pitch. Ano po bang ibig sabihin ng pitch? Ang pitch ay ang highness or lowness of the sounds or the note of the sound. Okay, yung baba o taas ng isang sound. Okay, so pag nung nilagyan natin ng pitch ang rhythm, ay nagkaroon na tayo ng melody. So that's why we have. Pitch, rhythm equals melody. So ngayon guys, para mas maintindihan ninyo ang melodiya or melody, ay ituturo ko sa inyo ang mga simbolo na talagang may kinalaman sa pagbabasa ng melody sa isang musical piece. Okay? At ito ay sisimulan natin sa ating musical alphabet. Okay? So, ang musical alphabet natin ay meron tayong A, B, C, D, E, F, and G. Anong susunod dito sa G? No? Ang susunod po dito ay babalik sa A, B, C, and so on. Okay, pag paatras naman tayo, anong susunod sa A, paatras? Of course, G. Okay? G, F, and so on. Okay. Sa letters, okay, kasi tinatawag natin itong letter names. Okay, letter names. Pagpapunta tayo sa kanan,
tumataas yung pitch niyan, guys. Tumataas yung pitch o yung tono. Pag pumupunta naman tayo sa kaliwa, bumababa yung tono. Okay? So, yun yung letter names natin. Ang susunod, guys, ay may tinatawag tayong staff. Okay. Ano po ba yung staff? So, ang staff ay may 5 lines. 1, 2, 3, 4, 5, and 4 spaces. Okay. May arrangement po ito, guys. Okay. Itong linya na nasa baba, this is our first line. Second, third, fourth, and fifth line. Now, we have the first space of also, no? So, ang first space ay ito. First space, second space, third, and fourth space. Itong staff ay dito nakalagay lahat ng mga simbolo, no? Halos lahat ng simbolo na ginagamit sa musika. Yung mga nota, pahinga, bar lines, time signatures, okay? Dito na nilalagay yon. Isa sa mga simbolo ng musika na nilalagay natin sa staff ay ang tinatawag nating clef. Ano po ba yung clef? Okay, the function of the clef is to indicate the specific position of the note and pitch in the staff. Kung maalala nyo kanina, no, nagbigay ako ng musical alphabet or yung mga letter names, no? The A, B, C, D, E, F, and G, no? So, ilalagay natin yun, guys, sa staff. So, dito napapasok yung dalawang clef na gagamitin natin. First one is G-clef. So, ang G-clef, guys, ay ang common na clef na lagi natin nakikita sa mga musical piece. Okay? So, ito ay tinatawag rin nating treble clef. Okay? So, this clef or this symbol is drawn starting on the second line of the staff above the middle C. Okay? So, for example, meron tayong staff. Okay? Gagawa tayo ng staff. Okay? So, yan, guys. We have 5 lines, no? This is the staff. Now, so sabi din sa ating definition, it is drawn on the second line. So, asan ba banda yung second line? So, tandaan po natin, yung pinakababa ay ating first line. And then you have the second line. Ito yung second line, guys. Third, fourth, fifth line. So, magsisimula daw tayo ng pagdodrawing dito sa G-clef. So, yan. Then, pabilog siya, guys. Sensya na kung hindi ito ma-perfect, pero pinapakita ko lang, guys. Ayan, no? So, dahil dito ang G-clef, ang simula ng paggawa ng G-clef, ang linyang ito ay may letter name na G. Okay? So, dyan nang gagaling yung ating placement ng bawat letter name o yung pitch, no? So, we have the G. Pagpataas, ano nga ang susunod sa G? H po ba? Ay, hindi na, di ba? Kasi yun yung pinakahuling, ang G ang pinakahuling letra sa ating musical alphabet, no? So, babalik siya sa A. So, the next note is A. Next one is B. Then we have the C, D, E, and F. Pagpababa naman from G, papatras tayo, guys. So, this F. We have E, we have D, then C. Okay? So, yun yung arrangement, yung specific na placement ng nota, ng mga letter names. Okay? So, ang nag-origin po yan, again, sa ating G-clef. So, yung tinatawag dyan, guys, na middle C, yung sinasabi na middle C ay ito yon. Itong first ledger line, which is the middle C. Okay? Hindi po lower C. This is the middle C. Okay? So, sabi nga dyan, ang G-clef ay dinodrawing or nilalagay above the middle C. So, this is the middle C. Nataas siya ng middle C. So, yan po. Now, pumunta naman tayo sa F-clef. So, yan yung ating F-clef or tinatawag nating bass clef. Okay? This symbol is drawn first on the fourth line of the staff below the middle C. So, again, alam na natin yung middle C, di ba? Ngayon, yung fourth line naman, fourth line of the staff. So, ayan, may example naman tayo ng F-clef dun sa monitor, no? So, saan ba tayo magsisimula? Dito sa fourth line. So, ito yung, this is the fourth line, di ba? Ayan, first, second line, third line, fourth line. So, ayan, magdodrawing lang tayong parang baliktad na letter C. Okay. Then, ganyan. Lagyan natin ng dalawang dito. Face left.
Ayan. So, dito po tayo nagsimula. So, itong notang ito, guys, o itong placement na itong fourth line, ay F. Okay? So, ngayon, balikan natin yung alphabet. Anong susunod sa F? O, pataas tayo, ha? That is G. Anong susunod sa G? H po ba? Hindi na, babalik tayo sa A. Okay, pababa tayo, guys. F, ang baba ng, ang kasunod sa baba sa F ay E. Then E, we have D. Then C. Susunod ng C ay, patras po tayo, ha? B. We have A. Then, balik sa G. So, yun yung placement ng ating mga letter names sa F-clef. So, ito po ay drawing natin below the middle C. Kasi kung mapapansin natin, guys, A to, di ba? Yung space dito ay dudutuan natin ng B yan. Tapos, C na kaagad yan. Yun yung middle C natin. Nasa baba siya ng middle C. Kasi ang karugtong nito, guys, itataas pa natin, yun na yung G-clef na staff. Okay? So, we are done with the G and F-clef. Okay, so ngayon, makakabuo na tayo ng grand staff. So, yan yung itsura ng grand staff. Okay? So, yan yung in-explain ko sa inyo kanina, no? Isa-isa yung G-clef and the F-clef. Okay. So, di ba? Yung nasa gitna, guys, nung nasa baba ng G-clef, it's the middle C. No? C. Okay? Tapos, kung mapapansin natin, tama yung ginawa natin kanina, we have yung pataas, C, D, E, F, G, A, B, C. O yung C na nasa taas, yan yung higher C, o yung higher Do. Okay. Nasa baba ay middle C. Tapos, bumaba pa tayo, guys. C, B, A, G, F, E, D, C. Or pwede pa ibaba natin. No? At dahil meron na tayong grand staff, no? At meron na tayong mga letter names, bawat linya at space ng mga staff, ay ituturo ko na sa inyo, guys, ang katumbas na sofa syllables ng letter names. So, makikita naman sa ating example sa screen natin, ano? So, we have the do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Okay, yun po yung ating sofa syllables o tinatawag nating singing names. Okay? So, yan. Yung C, yung letter name na C, ay katumbas ng sofa syllable na do. Yung D ay re. Yung E ay mi. Fa or F ay fa. G ay so. A ay la. B ay ti. C ay do. Umalik lang. So, kung mapapansin natin, guys, habang tumataas yung placement ng ating letter names at saka ating sofa syllables, tumataas yung pitch. Okay, pag nasa baba naman, bumababa yung pitch. Okay, kung i-apply natin yung grand staff na yan sa ating example na instrumento kanina, which is the lyre. Lyre, hindi lyre. Ganito po yung magiging tunog niya, guys. Okay, kung mapapansin natin dyan, we have the three C's, no? The lower do. Let's consider na this yung C dito. This is the lower do, no? So, this is the F-clef na tayo. 1, 2, 3, 4. Okay, this is the middle do. Okay? Kasi short tayo ng keys eh. Okay, do. Then we have the do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Okay, this is the G-clef and staff. Okay? So yun po yun, guys, no? So habang mataas yung kinalalagyan sa staff, tumataas yung pitch. Pag nasa baba, ay bumababa yung pitch. So, paano, guys, pag sobrang taas na ng pitch, no? Nalalabas na siya sa ating regular staff. Or, sobrang baba ng pitch na, again, lalabas sa regular staff. Anong gagawin natin? Dito tayo gagamit ng ledger line. Okay, ano ba yung ledger line? Ledger line is drawn below or above the staff to notate notes that are below or above the lines and spaces of the regular staff, no? Nasabi ko kanina pag sobrang taas o sobrang baba. No? For example, no, we have the G-clef. So again, di ba, kung matatanda natin, we have the G here. G. No? So G, A, B, C, D, E, F. Then we have is F. And we have the E, the D, and the C.
Okay, no? So, yan. So, dito, guys. Di ba space ito? Itong D dito ay space. Okay. Dito, this is the ledger line. O karagdagang linya. Okay? Kasi mababa na... Again, guys, this is the middle C, ha? This is the ledger line. First ledger line below the staff. Okay? Pwede pa ba tayo magdagdag ng ledger line dito? Yes. Okay, yes, of course. So, for example, ayan, ang ibig sabihin yan, ito yung nota. See, this is the B, no? Nasa baba siya ng ledger line. Next, ang susunod na niyan, guys, ay ganito. Isang, ano, tapos may isa pa. Ibig sabihin, ito dito ay pangalawang ledger line na siya. Okay? So, ayan. Pagpaangat naman tayo, guys. Halimbawa, we have C, D, E, F, C, D, E, F, G, ay space pa yan. Then, the A here, this is the first ledger line above the staff. Okay? Kung magdadagdag tayo ng isa, space ulit. After the ledger line, may space ulit. So, yan. Sa ilalim kasi above siya ng ledger line. Then, we have second ledger line. So, ledger line sa note, sa nota, then isang. So, ganyan ang mangyayari, guys. So, ngayon, guys, magkakaroon tayo ng quiz. Okay, instruction. You have to identify the letter names of the notes or the pitch na may bilog. Okay, na nakalagay sa staff. So, for example, ayan. So, may G-clef tayo. Okay, ano-ano po itong mga nota na nasa linya? Okay, unahin natin yung pinakamadali, itong second line, G-clef to, di ba? So, this is the G. Okay, this one is, dapat mabilis yung ating ano, no? This is E. This one is B. This one is D. And the last one is, kundi ito, C, D, E, F. This F. So, those are the letter names na nasa linya ng ating staff. G-clef na na ano. So yan. Sa example yan, guys. Okay, number 1. Okay, 10 counts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Time's up. Okay, oh, sagutan na natin. I-check niyo yung sagot niyo kung tama, guys, ha. Again, nasa G-clef tayo na staff, no? So, this is G. Ito yung basihan natin, G, no, second line. O pababa tayo, this is F. Yan. G, this is A. Eh, sorry. A. This is C. Oh, C yan, no? Or the higher C, no? Pwede rin isagot yun. And this is C, D, E. This is E. Oh, yan po ang letter names na G-clef na staff, no? Mababasa natin. Madali yung face. Yan, mga spaces. Okay? Tama po ba yung sagot nyo? Okay, paki-check sa notebook ninyo. Okay, o number 2. Okay, 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Time's up! Okay, o. Dapat may sagot kayo dyan sa notebook ninyo, ha? Okay, this one. Ang tamang sagot? This is C. This is the middle C, di ba? Nasa first ledger line below the staff. This one is F. How about this one? This is B. This one D. Oh, yan dito isa. Oh, yan. Okay, tama po ba sagot nyo? Okay, nice one. Okay, number 3. Okay, 10 counts. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. Time's up! Okay. Check natin kung tama yung sagot nyo, guys, ha? Okay. Anong nota to dito? Okay, so medyo pag nahihirapan tayo, guys, kung naiintindihan natin yung F-clef, okay, this line here, di ba sabi sa fourth line magsisimula? Okay, that's why this note or pitch here is F. Yan yung madali, di ba? Yung fourth line, yan yung pinaka madali dyan, guys.
Kung F ito, F, G, this is, G tong space, diba? So this is, A, yan. So F, pababa tayo, F, E, D. Tama, this is D. Tapos D, C, B. Very good. Then we have the B, A, G. Okay? Pareho po ba ang sagot nyo? Okay, nice one! Number 5, the last question. Number 4 pa pala, guys. Okay, number 4. Yan. Okay, check mabuti. 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Time is up! Okay, so check. So this is F, ba? Yung linya na to ay F, yung fourth line. So, bababa tayo ng isa. F, E. Okay, kasi bumaba tayo, no? E. E, F. This one is, yung F ito, ito naman ay G. Lagi yung tandaan yung ating musical alphabet. Sorry. Yan. And we have the E, D, this is C. C, patras tayo guys. B, this is A. Ayan. So we have, tama po ba sagot nyo? Ayan, ito yung mga space sa ating F-clef. For number 5 guys, ang isasagot natin ay singing names or yung sofa syllables. Okay? So, magkakaroon tayo ng siguro mga 6 na blanco. Ayan ang number 5 guys ha. So, tandaan po natin ha, at sofa syllables ang isasagot or singing names. Okay, I will count siguro 15 kasi mahaba ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Time is up! Okay. Sofa syllables ha. Okay, gumamit tayo ng grand staff ngayon guys. Okay. Yan. Ito, dito tayo magsimula guys ha. Anong sofa syllable ito? This is do. Okay. Ang technique dyan guys ay dapat alam mo rin yung letter name. Okay. C ito diba? So do. Okay. Alin man sumunod ito? Okay. So F clef. So this one is F. So anong sofa syllable ng F? Fa. Okay. This is fa. Okay, how about this one? G-clef. Second line tayo. This is G. What's the sofa syllable for G? So. Ayan, so. Next one, ito. So, fa. F. Pababa ay E. Then, bumaba pa tayo. This is D. D. Yeah. D. What is the sofa syllables for D? Re. Very good. This one. So. Lati. Or G. A. B. O, diba? B. I. T. Oh, sorry. So, this is T. And the last one. This is Fa. Or F. G. Tapos A. What is the sofa syllable for A? La. So we have the do, fa, so, re, ti, la. Okay. Tama po ba yung sagot nyo? Okay, kung ganun, mahusay. Very good class. So yun yung ating part 1 lesson guys about the melody. Okay, may part 2 pa po. Siguro may part 3 pa. Okay, kaya pagka bago ka sa channel ko, please subscribe. And don't forget to press the notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na ibibigay ko o ituturo ko. Okay, lalo na at sunod-sunod na yung lesson natin. Okay, so yun lang po sa araw na ito guys. Maraming salamat po at God bless.